Okay, so another given tayo na part ng lesson natin sa quadratic inequality ay yung quadratic inequalities in two variables. So kanina, one variable lang yung gamit natin, which is x lang. Okay? So kung mapapansin nyo, wala namang ibang variable na involved kundi x lang. For example, this example natin kanina, x squared plus 4x minus 45 is less than or equal to 0. Okay? So ngayon, mag-involve tayo ng two variables wherein it can be y is greater than ax squared plus bx plus c or y is less than ax squared plus bx plus c is x or y is greater than or equal to ax squared plus bx plus c next y is less than or equal to ax squared plus bx plus c. So, yan yung pwedeng maging possible equation in two variables. So, paano ba natin sila gagamitin? Or paano natin mahanap yung solution set? Okay? So, first, ito yung example natin. Example number one, y is less than x squared minus 4x plus 4. Kung mapapansin nyo, dalawa na yung naging variable natin, which is y and x. So, katulad kanina ng ginawa natin to solve the equation, kailangan natin palitan yung less than ng equal sign. Okay? So, this will become y is equal to x squared minus 4x plus 4. Okay? So, this will become y is equal to x squared minus 4x plus 4. Next is, magko-construct tayo ng table. Para saan yung table? Para mamaya sa given natin. Mag-graph tayo mamaya. Okay? So, ilan yung kailangan natin gawin na table? Okay, so, ilan yung table na gagawin natin? 6 lang po. Okay? Kung gusto nyo lumagpas sa 6, okay lang. Okay? Pero dapat ay add number. Okay? So, ihiwalay natin yung x and y. Kailangan add number yung gagamitin natin na table para mamaya may papakita ko sa inyo kung bakit add number. Para pantay kasi siya. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5 tables lang. So, paano natin malalaman kung ano yung mga values na nandito? Okay? So, to find the first value of x, para mahanap natin yung unang value ng x, gagamit tayo ng formula na x is equal to negative b over 2a. Okay? So, yun yung gagamitin natin na formula. Okay? So, saan natin ito kukunin? Dito po. Okay? Y is equal to x squared minus 4x plus 4. Okay? So, ano ba ang value ng a natin? So, kunin natin yung value ng a, ng b, at ng c. Okay? So, ang value ng a natin ay 1, ang value ng b ay negative 4, at ang value ng c ay positive 4. Okay? So, kung gagamitin natin yung formula na to at gagamitin natin yung mga values ng a, b, c, the answer will become negative, anong value ng b? Negative 4 din. Over 2 times, ano yung value ng a? 1. Okay? So, this will become negative times negative is positive. So, magiging positive 4 over 2. So, 4 over 2 is equal to positive 2. So, ano ang value ng x natin? Positive 2. Saan natin nilalagay yung positive 2? Sa gitna po. Okay? Sa gitna natin ilalagay yung positive 2 natin. Okay? Bakit sa gitna? Kasi siya yung magiging center natin. Magiging vertex natin. Okay? If x is 2, okay? Ano yung mga numbers na mas mataas sa kanya? Sa 2. Of course, 3. Sunod sa 3 ay 4. Okay? Yung nasa right side, paakyat yung number. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay?
and so on. Ano yung mas mababa naman ngayon sa 2? 2, ano mas mababa sa 2? 1. Sunod niyan, 0. 2, 1, 0. Negative 1, negative 2. Okay? So, nabuo na natin yung value ng x. X is 0, 1, 2, 3, 4. Ano yung gitna? 2. So, yun yung gagamitin natin. Ito yung mga gagamitin natin to get the value of y. Paano natin gagamitin yon? To find the value of y, we're going to use yung ginamit natin kanina to get the value of the roots. Okay? Ay, hindi. Hindi pala. To find the value of the first value of x. Okay? So, gagamitin natin is itong pinalitan natin yung symbol. Okay? So, tetest natin. Or, kukunin natin mismo yung value. So, let x be the value of 2. Or, x is equal to 2. Bakit 2? Ito po yun. Dito nang galing yun. Okay? So, pag pinalitan natin yan, ang magiging sagot ay 2 squared minus 4 times 2 plus 4. Okay? Pinalitan lang po natin ng value yung 2. Yung x. Okay? So, this will become 4 minus 4 times 2 8. Okay? Plus 4. Magiging sagot, y is equal to 4 minus 8 negative 4 plus 4 0. Okay? So, y is equal to 0. Okay, so next naman natin na magiging solution is if x is, ano yung kasunod niya? Wait lang. Yan. 1. So, gamitin natin yung 1 para mas mababa yung value. Y is equal to 1 squared minus 4 times 1 plus 4. Okay? So, 1 squared is 1 minus 4 plus 4. Next, so 1 minus 4 plus 4 is 4. 1. Negative 4 plus 4 is 0, then ang natira is 1. Okay, so ang value ng y natin is 1. So, lagay natin dito sa 1, 1. Okay, so wala to. Next, what if the value of x is 0? If x is 0, y will become 0 squared minus 4 times 0 plus 4. So, ang magiging sagot ay 4 na lang kasi 0 naman sila. Okay? So, y is equal to 4. So, meron na tayo dito, 2, 0, 1, 1, 0, 4. Ang gagawin na lang po ay kukopyahin nyo na lang itong dalawa. Paano natin sila kukopyahin? Kung ano yung katabi ng 0, yun din po dapat ang katabi ng 0, which is 1. Okay? So, kung anong katabi ng 1, yun dapat ang katabi nung nasa kabila. Kung 1 ay 4, 1 ay 4. Okay? Okay. If you want to check if what I am saying is correct, so okay, let's try. What if the value of x is 3? Ito na tayo, ha? X is 3. Okay? Y will become 3 squared minus 4 times 3 plus 4. This will become 9 minus 12 plus 4. 9 minus 12. So, 9 minus 12 plus 4 is positive 1. Okay? 9 minus 12 is negative 3. And negative 3 plus 4 is positive 1. So, 1 pa rin yung sagot. Okay? How about if, sug natin, x is 4. So, this will become y is equal to 4 squared minus 4 times 4 plus 4. So, this will become 16 minus 16
plus 4. 16 minus 16 is 0 plus 4, 4. So, ayun pa din siya, 4. So, kung mapapansin nyo, 0, 1, 4, 0, 1, 4. Okay? So, kailangan yung table mo ay maging ganito. Yung nasa gitna, siyempre iba yan siya. Pero yung nasa magkabilang gilid nila, parehas. Okay? So, kahit hindi mo na i-solve yung another 2, kopyahin mo na lang yung another 2. Okay? Pero sa x, hindi po pwede. Kailangan, solve mo siya by using this formula. Okay? So, to find the middle or the center or the vertex. Okay? So, sunod na gagawin na natin is igagraph na natin siya. Okay? So, lipat tayo sa another paper para mag-graph. Okay, in graphing, kailangan, anong kailangan sa graphing? Of course, yung, ano tawag natin doon? Yung sa pa-cross. Anong tawag doon? Tawag doon ay Cartesian plane. Naalala ba? Okay. So, yung Cartesian plane, magkoconsist siya ng x and y axis. Wherein, ito yung x axis natin at ito naman yung y axis. X and y. Okay? So, bilang tayo, ilan ba yung value ng x natin kanina? 4, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? So, 4 by 4 lang yung ginawa ko kasi ang nabuo nating table kanina ay, lagyan mo yung table, 0, 1, 2, 3, and 4. Tapos, 0, 1, 4, 1, 4. Okay? So, yan yung table natin kanina. O, lagyan natin ng guhit para magmukhang table. Ayan. O, mukha na siyang table. Okay? So, igagraph na natin siya. So, x is 0, 1, 2, 3, 4. Y is 4, 1, 4. 4, 1, 0, 1, 4. So, una natin gagawin itong gitna. Okay? Unahin natin yung 2, 0. Saan natin makikita yung 2? Sige, lagyan natin na number para di kayo malito at maalala ninyo. Okay? So, nasan yung 2 dito? Kung itong x-axis at ito ang y-axis, nasaan ang x? Ito po yung x. Okay? So, yung x ay 2. Ito po yon. At ang 0, ang y, 0. May 0 ba paakyat? Wala. So, mag-i-stick lang tayo sa 2. And that is here. The middle. Okay? So, yan yung 2, 0 natin. 2, 0. How about the next, the other one? 3, 1. So, 3 yung x. 1, 2, 3, 3. Next, yung x, yung y, 1. Pataas, positive yon. Okay? So, dito natin siya ilalagay. Naintindihan po? Pag x, kanan. Pag positive, pagkaliwa, negative. Pag pataas naman, y. Pag positive, pataas. Pag pababa, negative. Since parehas naman positive yan, so pa kanan at paakyat tayo. Next, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Pa kanan. Ilan yung y? Paakyat, 4 din. 1, 2, 3, 4. So, dito tayo sa taas. Lagyan natin ng label. Okay? Kasi dapat lahat ng bagay may label. So, namatay na naman yung ilaw natin. Palitan natin yung ilaw. Ayan. Next. Next natin, sa kabila naman, yung 1, 1. So, bilang ulit tayo. Ito yung 0, 1. Next. Yung y natin, 1 din. So, dito lang siya. Next, how about yung 0? 0, dito lang yan. Hindi ka kanan, hindi ka kaliwa. Stay lang. Next, how about yung 4? Aakyat or bababa? Aakyat. 1, 2, 3, 4. So, ito na yun siya. So, tingnan natin
ano ang nabuo natin? Ang nabuo natin ay paganito. Paakyat. Okay? So, nabuo po natin ay paganito. Okay? It opens upward. Okay? So, yan yung magiging graph natin. Anong sunod natin na gagawin after natin mag-graph? Okay, next naman natin na gagawin is i-check kung saan yung part ng solution. Okay? So, kukuha tayo ng isang region ng point sa loob at sa labas. Okay? Pag sinabi natin kukuha tayo ng isang point, magkasama x and y. Okay? Anong pwede natin gamitin? Pwede natin gamitin yung point 3, 2. Nasaan yung point 3, 2? Bilang ka 1, 2, 3, 1, 2. Ito yun, nasa loob. Okay? So, nasa loob siya ng region natin. Next, if x is 3, saan galing yung 3? Ito po yun. Ito ang y. Ang y natin ay positive 2. So, next, adjust ko lang ng konti. So, gagamitin natin yung original equation kanina, which is y is less than x squared minus 4x plus 4. Okay? So, gagamitin natin yan to check if part ba ng solution yung region dito. Okay, next. So, anong value ng y? 2. 2 is less than, anong value ng x? 3. This will become 3 squared minus 4 times 3 plus 4. So, 2 is what? 9 is less than 9 minus 12 plus 4. So, 2 is less than 1. 9 minus 12 is negative 3 plus 4 is positive 1. So, 2 is less than 1. Is 2 less than 1? No, of course not. Therefore, false. Ibig sabihin, hindi part ng solution yung loob ng region na to. Okay? Hindi siya part ng solution. How about yung mga nasa labas? Okay? Ano ba yung nasa labas? Ayan. Basta nasa labas ng linya na to. Okay? Heading yung nasa pagkabilang gilid, pwede nasa taas, pwede nasa taas din. Pero, since yung gitna natin, okay, ay 0, 0. Yun na lang yung gagamitin natin. Since nasa labas naman siya. Okay? So, we're going at the point 0, 0. So, x is 0 and y is 0. So, y, if y is less than x squared minus 4x plus 4. So, ang value ng y ay 0 less than value ng x ay 0 din. 0 squared minus 4 times 0 plus 4. 0 is less than 4. 0, 0 plus 4. So, 0 is less than 4. Tama ba? Okay? So, yung 0 ba mas mababa sa 4? Of course. Therefore, nasaan ang mga part ng solution? Nasa labas. Okay? So, nasa labas yung mga part ng solution. So, again, gagawa tayo ng panibagong graph. Okay. So, ayan. Gumawa ko ng panibagong kopya ng graph natin. Ito lang yan. Yung kanina. Okay? Pero, ang gagawin na natin ngayon ay ano? I-coconnect na natin yung mga lines. Pero, ang gagamitin natin ay broken line. Bakit broken line? Okay. Bakit broken line yung gagamitin natin? Kasi hindi siya part ng solution. Okay? So, ano yung mga part ng solution? Isi-shade nyo yan. Yan. Isi-shade nyo yung mga yan. Kasi yan yung region na part ng solution. Kahit mag-test kayo ng mag-test dyan,
magiging true pa rin ang sagot. Okay? Pero, kung dito kayo sa loob magte-test ng katulad ng ginawa natin dito, magfo-false siya. Okay? So, lagyan natin ng mark. Okay. So, kulayan natin, for example, itong part na to ay part ng solution. Okay? Yung region na nasa labas ay part ng solution. Ayan. Kahit saan dyan ha, kahit umabot pa kayo ng maraming numbers. Okay? Yan ay magiging part ng solution. Okay? So, that's it. Okay? So, kanina, kinuha natin yung mga table of values. Okay? And then, gin-draft natin. Then, nag-check tayo ng mga points or region para malaman natin kung ano ba or saan ba yung mga part ng solution. And we get that nasa labas yung mga part ng solution. Okay? Tandaan, another technique po. Kapag ang gamit ay less than or greater than, broken line ang gagamitin. Okay? Then, shade mo kung saan yung part na kasali siya. Okay?